Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang reaksyon ni Pacman tungkol kay Tank Davis versus Kit Turman. Mapapanood ang interview sa fighttype.com. Tinanong ni Eli Sekbak kung sino ang gusto niya sa pagitan ni Kit Turman versus Tank Davis. Hindi malinaw ang sagot ni Pacman mga tol dahil abala sa mga fans, pero sinabi naman ni Pacman gusto niya si Tank Davis. Wala naman paliwanag mga tol kung tatalunin ni Tank Davis si Kit Turman o gusto lang niya maglaban ang dalawa. Sinabi pa ni Pacman 31 rounds ang ginawa niya sa loob ng isang araw, 12 rounds sa sparring, pagkatapos ng sparring babanat ulit sa midpad, punching bag at speed bag. Maraming routine sa training para matapos ang 31 rounds. Sinabi pa ni Coach Buboy Fernandez mga tol hindi pang 42 ang galawan ni Pacman, kaya hindi batayan ang edad sa laban niya kay Errol Spence. Malaki ang tiwala ni Coach Freddy Buboy Fernandez at si Justin Fortune. Maganda daw ang kondisyon ni Pacman, maabot niya ang 100% bago ang final weigh-in. Inaasahan din ni Justin Fortune mga tol 100% din ang kondisyon ni Errol Spence. Gusto daw kunin ni Spence ang panalo, pero ibibigay daw ni Justin Fortune ang tamang kondisyon kay Pacman laban sa mas batang champion. Si Justin Fortune ang may hawak sa kondisyon ni Pacman. Si Coach Freddy naman ang may hawak sa mga plano at diskarte sa mismong laban, habang si Mami Junisha naman ang bahala sa masamang espirito. Sa ibang balita naman, Galal Yafay, Great Britain. Ito ang nakalaban ni Carlo Paalam sa finals, gold medalist sa flyweight category Olympics 2020. Nagpahayag ng isang mensahe, matapos daw niya maabot ang pangarap na gintong medalya, papasok na siya sa pagiging pro boxer. Si Carlo Paalam naman pwede na rin lumaban sa professional mga tol, kaya abangan po natin kung papasok sa pro boxing career. Bata pa si Carlo Paalam, may edad na 23. Ito ang pambato natin sa flyweight division. Sa ibang balita naman, Yordanis Ugas tinawag niya ang sarili na most avoided boxer sa 147 pounds. Wala daw pumapalag sa kanya dahil iniiwasan siya kalabanin. Excited na daw siya depensahan ang kanyang Super WBA belt. Dedepensahan niya ito laban kay Fabian Maidana, co-main event sa laban ni Pacman versus Spence. Nagpasalamat naman si Yordanis Ugas kay Fabian Maidana dahil matapang daw siya na tinanggap ang laban kay Ugas. Kahit sino daw ang kalaban ni Ugas sa 147 pounds, hawak niya ang Super WBA, kaya gusto niya labanan ang mananalo sa laban ni Pacman versus Spence. Gusto rin niya labanan si Terence Crawford at makipag-rematch kay Sean Porter. Interesado din siya lumaban kay Kit Turman. Sinabi pa ni Ugas mga tol, isa siya sa mga malalakas sa welterweight division. Handa daw niya patunayan kahit sino ang kaharap.